So ayan guys, good morning, good morning, good morning. Dito naman po kami uli. Ang aming tatrabahuin ngayon ay tatransfer na po namin itong malaking communication shelter. Dalhin po namin ito doon sa integration section area. I-integrate na po ito at nalagyan ng mga ilaw at mga wiring doon sa ikakabit na panel board. So ikakarga po natin ito mamaya guys dun sa trailer at iangat po ito ng crane. So mamaya ay samahan nyo kami at ikakarga na po natin ito sa trailer para dalhin natin dun sa integration area. So tara. So ito na nga po guys, no? At nalabas na po ito at hindi po siya totaling nalabas dahil mabigat po siya. Inantay po natin yung isang malaking forklift para ilalabas po na ito. So ngayon ay inantay natin yung isang malaking forklift para malabas na po ito at may karga na po ito doon sa trailer maya. So ito, inantay na lang po namin yung forklift. At tara, sa ikakarga na po natin to sa trailer. So yun guys, na ikarga na nga po natin to sa trailer ngayon. Ito na po yung ating shelter, no? Communication. So hindi ko po siya nabidyuhan kanina nung pagkarga dahil masyadong busy po kami. So ngayon ay ito na po siya, no? Na naikarga na po natin yung ating communication shelter natin. So ngayon ay tatanggalan lang po natin ito ng mga hook na sa pag-angat ng trailer. Itong hook na yan, no? Yan. Tatanggalin na lang po natin yan at ilalock na lang po ito ng driver ng trailer para hindi siya posibleng malaglag doon sa mga kurbada. So ayan. At so ito po yung isa guys, no? At ikakarga din po to sa isang trailer at nilalabas na rin po yung isang shelter natin na communication. Ito po yung hindi pa po tapos pero isama na rin po natin itong dalhin doon na i-transfer dahil marami po kaming project ngayon at ipapasok na po yung ibang mga materials para dyan na namin bubuuhin uli yung mga ibang project namin. So itong halos na tapos na rin ay dalhin na rin po namin ito doon sa integration at doon na ito tatapusin. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo at kung paano po mag-loading nito, no? Papakita ko sa inyo kung paano po mag-load ng crane itatransfer doon sa trailer. So ayan, prepare pa lang po namin ito guys, no? Para iayos na hindi siya, ayan, inaangat na po siya guys, no? Yun nga po guys, ay mabigat po itong kargamintong ito. Ito ay nasa 20 tons or more than pa 20 tons itong communication shelter na ito guys. Mabigat po ito. Yeah, yung trailer yung crane na gagamitin natin ay heavy po ito guys, no? Ito po ay 60 tons na trailer. So enough na po siya dito sa ating communication shelter dahil yung ating communication shelter ay nasa ano lamang po siya, nasa 20 tons. So sobra-sobra pa po yung capacity ng crane na mag-angat dito. So easy lang po ito sa kanya na iangat po dahil 60 tons naman itong crane natin. So yung ating communication ay nasa 20 tons lang po ito guys. So mamaya napakita ko sa inyo at kung paano namin ito iangat at i-transfer doon sa trailer guys, no? So ngayon ay ilalagay muna natin yung hook. Ayan, magkabila ang panig yan, may hook po dyan para kabitan dun sa pag-angat nito ng ating shelter guys. So ayan, samahan nyo ako, samahan nyo kami dahil ayan
talagang mahirap po itong trabaho namin, guys, no, dahil delikado. So kaya dobling ingat lang po talaga ang ating pinaka beneficiary na rin, dahil mabigat po ito. Kailangan na gamitin yung mga safety na dapat dito para iwas disgrasya. So ayan, at may baya ay iangat na po ito ng crane. Napakita ko sa inyo, guys, kung paano po ito namin iluload doon sa trailer. So sa totoo, guys, sa totoo lang, hindi lang po ito, malaking shelter po ito, pero hindi lang po ito yung malaking shelter na nagawa namin. May mas malaking malaki pa dyan. So halos mahirapan kami na ilabas namin dyan sa shop namin, dahil sobrang laki ng mga ibang shelter na project namin. So ito ay hindi ito masyadong malaki, guys. Nasa 16 meters na po ito. Hindi po kagaya ng mga ginagawa namin nung mga nagdaan ay nasa 24 meters. So sobrang haba yun, guys. So ito na nga po, guys, no? At nire-ready na po ng operator ng ating crane para iangat na po ito. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ba iangat to ng crane. At ito ikakarga natin sa doon sa trailer. So ayan, guys, inangat na po yung ating shelter. Panorin natin. Samahan nyo ako. At kung paano po ito natin ikarga doon sa trailer. So ayan po si Ilalibay, no? Yung nasa nakatalikod po siguro si Ilalibay, yan, no? Ayan, naharangan pa po si Ilalibay, guys, sa ano ba ito? Counter na may mga kargang kahoy. Yan, lumabas si Ilalibay, guys, nagta-traffic. Ito, guys, traffic enforcer pala to si Ilalibay, guys, sa ano? Sa Saudi. So yan na po, guys, no? Naangat na po ng crane. So yan po yung proseso, guys, natin. Paano natin ito i-transfer doon sa trailer. So ayan, ayan na po, guys, at inangat na po ito ng ating crane operator. So dapat talaga malayo po tayo dyan sa communication shelter. So dapat may mga 10 meters tayo dyan, or nasa, or 5 meters ganyan. So yan na po, guys, at pinasok na po yung trailer sa ilalim ng shelter, no, para dyan siya ikakarga ngayon. Yan po yun, guys, no. Yun, pinasok na po yung trailer para isisit na po yan at ikakarga dyan sa trailer na yan. So yan, ganyan po, guys, no, yung aming trabaho kung paano po kami maglulod ng communication shelter. Sabi ko nga, maliit lang po itong communication shelter na ito, guys, sa mga ibang project namin. Ito po yung isa, guys, no, naikarga na po natin. Ganyan po siya kalaki, guys, oh. Halos nasakop na po niya yung isang buong kalsada. Diba? Malaki po siya. So ang deliveran po natin ng shelter na ito, guys, ay sa Yambo pa po ito. So ang Yambo mula dito sa lugar namin dito ay nasa 1,000 plus kilometer. So ganyan po siya kalaki, guys. I-deliver yan sa kalsada po. Idadaan yan. So halos nasasakop na po niya yung buong kalsada. Ganun po kahirap yan, guys, no, na dalhin yan doon sa planta ng gasolina. So
yung dito na lang po guys. Salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Ilalibay. God bless us all.